Una kong gagawin guys ay ang asimbling oblaps. So magmamarking muna ako. Bali ito yung shape na aking gagawin. Kabilaan. So bali dalawang piraso yung aking mamarkingan. Magkaroon naman tayo guys ng guide, i-painting ko lang muna yung pinaka-upper na marking. Ayan. And then, pagsasaklubin na natin yung dalawang flap at papasadahan naman natin yung sa pinaka-side, pababa, papunta sa kabilang side. Dito naman guys sa pinaka-kanto, maglalagay ako ng sinulid. Bali, isasama ko muna to sa isang apak ng karayom, ayan, isang stitch lang, and then pagsasamahin natin yung dalawa at ilalagay natin sa loob. Iipit natin doon sa pinakaloob guys, ayan, bago natin pasadahan, paikot. Yan naman yung gagamitin ko mamaya pang hila para magiging maganda yung tulis. Babawasan ko lang din guys yung allowance, bali mag-iiwan lang ako ng 1/4 inch. Ganoon din dito sa side. And then, pag binaliktad, yung sinulid yung aking gagamitin. At dito naman guys, sa may kanto, gagamit ako ng coins para magiging maganda yung pagkakabilog. Susundan lang natin yung pinaka-kanto katulad nyan. So, ayan. And then, doon sa basting kanina guys, iapak din natin doon yung pasada para mag-close na natin yung flap. So, ganyan na yung itsura ng flap. Ayan. So, bali ito na guys, yung dalawang flap. Ayan, titingnan din natin kung pareho yung laki. Ganon din yung sa may curve. Ayan, okay na to. Ngayon naman guys, mayroon akong apat na ginawang pang welt. Bali, nagpasada ako dito ng 1/4 na lapad. At yung dalawa, dito natin ilalagay sa flap magkabilaan. So, kung saan yung basting natin sa flap, doon din natin iapak yung pinaka 1/4 ng welt. And then, papasadahan natin doon sa may kanto lang guys ng flap hanggang doon din sa kabilang dulo. So, ganyan lang pareho ang ating gagawin, magkabila ang flap. Magiging ganito yan guys ang itsura, ayan. So, ayan guys, naikabit ko na yung magkabila ang welt sa may flaps. Ngayon naman, ang gagawin ko ay yung sa pocket bag. Maglalagay din ako ng isang welt dito at susupatin ko to guys. Bali, 6 inches yung aking ginawang pocket opening. So, depende yan guys sa laki ng magsusuot. Ginawa ko tong 6 inches kasi mas malaki yung magsusuot. And then, mula dun sa marking, papunta sa kabilang marking, papasadahan ko rin to. Sunod din doon sa lapad ng welt. So, ayan guys, magiging ganito yung itsura. Ayan. Next naman guys ay ang attachment of pocket. So, bali ang gagawin ko guys ay blazer. Mula sa figure, nagbaba lang ako ng 1 inch para sa pocket. At ang lapad naman nito ay 6 inches. At yung laki naman ng opening ay 1/2 inch. Bali, 1/4 kasi guys yung welt. Then, itong flap, unahin ko muna. Nakabaliktad guys ha, nasa ibabaw yung flap. Papasadahan ko to mula doon sa pinakakanto ng flap hanggang doon sa kabilang dulo naman. Kailangan guys, straight yung ating pasada dyan. So, ito yung sa ibabaw, yung may flap. And then, yung sa ilalim naman nito guys, yun naman yung may pocket bag. So, itatapat din natin doon sa marking. Kailangan magkatapat yan guys sa yung ating pocket bag at saka yung flap. Then, papasadahan ulit natin. So, nakabaliktad ulit to. Yung welt ay nasa ilalim, yung pocket bag ang nasa ibabaw. Susundan din natin yung basting ng welt. So, ayan guys, naikabit na natin magkabilaan. Ngayon naman, bubutasan natin to. Bali, straight yung ating gagawin. Igigitna natin sa pasada. So, kaganyan lang. At bago tayo umabot sa dulo, guys, islant natin yan magkabilaan doon sa pinaka-kanto ng pasada. Kailangan, guys, maganda yung ating gagamiting gunting para hindi siya mapusbus. Ganon din dito sa kabilang side. Ayan. So, kailangan maingat tayo sa pag-slash. And then, babalik ta rin ko na yung pocket bag. Ayan. At
ganun din yung sa flap, ayan. So, ito na yung magiging itsura, guys. Ayan. Ito na. Ngayon, dito sa dulo, itatak ko muna to, guys, ha. Kasama yung nice last natin kanina, ang pa-triangle. So, gagayin ko muna to. Kailangan pagdidikitin natin yung dalawang welt. And then, ganyan. Ganon din, guys, sa kabilang side. So, ayan na, oh. Ganyan na yung magiging itsura. Bali, dito ganon din. Satahan din natin to. So, ayan, guys. Ayan ang itsura. Ngayon naman, pagtatapatin na natin yung pocket bag, i-close na natin. Pasadahan ko muna dito sa ibabaw, guys. Ayan. Susundan din natin yung unang pasada. Ayan. Ingatan din natin, guys, na huwag mag-dimple, and then i-close ko na yung pocket bag. Ayan. Ganon din dito sa kabilang side. Ito, guys, ay para sa may lining. Kaya hindi na ako nag-edging. Bali, kahit naka-raw edge lang yan. Kasi may lining naman. So, yari na, guys, yung pocket. Ganito lang kasimple yung paggawa nito. Next naman, guys, ay gagawa ako ng square pocket o yung chest pocket. Bali, 4 inches yung pocket opening. And then, i-close ko muna magkabila ang dulo. So, yung forma nga pala nito, guys, ay medyo paslant ng konti. So, i-close ko muna to, guys. Ang lapad lang na aking gagawin ay 3/4. Ayan, and then, ikakabit natin dito sa pocket bag. Igit na lang natin. So, ayan, guys, na-assemble ko na yung para sa chest pocket. Ngayon naman, i-attach na natin to sa blazer. Mula sa HPS, guys, nagbaba ako ng 8.5. And then, paslant uli yung marking kung paano yung forma ng pocket. Ngayon dito, sa ibabaw, guys, ha, aware kayo, sa ibabaw mag-slash lang and then open tayo, guys, hanggang doon lang sa may pinakadulo ng pasada. Kailangan nakaslant doon banda sa may dulo. Ingatan nyo rin, guys, na huwag sumobra kasi bubus-bus yan pagka sobra yung gupit. Baliktarin ko muna yung pocket bag. Ayan. And then, magiging ganito na yan, guys. So, ayan. Ayan yung pocket bag naman. Ipopold natin to. Bali, lalampas lang yung kabilang dulo doon sa pinaka pocket opening. Kasi papasadahan natin, guys, doon sa pinaka butas. Ayan. Kuklose muna natin to dito. And then, itatak ko na, guys, yung magkabila ang dulo ng welt. And then, i-close ko na, guys, yung pocket bag. Bawasan na lang natin yung allowance. Liliitan lang natin. Ganun din yung sa kabilang side. At ayan na, guys. Yari na yung square pocket or yung chest pocket. So, ito yung sa loob.